Schindler's List, QB7, and Frank. Dose-dose ng aklat at pelikula na ang lumalabas tungkol sa kalupitan ng mga Nazi noong World War II. Ang kabuuang kabanatang ito ng world history kung saan marami ang nasawing Hudyo sa mga kampo ng mga Nazi ay tinatawag na Holocaust. Pero ano ba itong nasasabing wala umanong naganap na Holocaust? Ang paliwanag ni Xiao Chua sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 19 years ago ngayong araw, March 4, 1994, hindi sinunod ni Pangulong Fidel V. Ramos ang rekomendasyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB at ng chairperson nito na si Henrietta Mendez at iniutos na pahintulutan ang pagpapalabas ng pelikulang Oscar-winning na Schindler's List ng walang putol. Nais putulin ng MTRCB ang mga eksena na nagpapakita ng paghuhubad ng mga alemang Nazi sa mga biktimang Hudyo na ipapasok sa mga gas chambers. Ang Schindler's List ay isang pelikula na nilikha ni Steven Spielberg ukol sa isang tusong Aleman na negosyante na si Oscar Schindler na nagtungo sa Poland upang magbukas ng isang pagawaan ng military equipment. Dahil kasapi ng Nazi Party ng mga Aleman na sumakop sa ikalawang digmaan pandaigdig, nasulsulan niya ang mga opisyalis nito upang hayaan na manatili sa kanya mga mahigit 1,000 mga Hudyo na nais nang dalhin ng mga kasama niyang Nazi sa mga death camps. Ang mga pangalan sa kanyang listahan ay nailigtas niya mula sa tiyak na kamatayan at itinuring siyang isang bayani ng mga Hudyo dahil dito. Panahon ito ng 1940s kung saan ipinatupad sa Alemanya o Germany at sa mga nasakop nitong mga bansa ang tinatawag na final solution to the Jewish question. Ang pagligpit sa buong lahing Hudyo na itinuturing ni Adolf Hitler ng mga salot ng mga pesteng umagaw sa kayamanan ng Europa mula sa mga Europeo at nagpahirap sa mga mamamayan doon. Ito ay napagpasyahan sa Wannsee Conference sa Berlin noong January 20, 1942 at ipinatupad sa mga napakaraming concentration camps na katulad ng Bergen-Belsen at sa 8 espesyalisadong death camps tulad ng Auschwitz-Birkenau sa Poland sa pamamagitan ng mahirap na trabaho, paggutom, pagbaril at ang mas matipid at mas maramihang paraan ang pagpatay sa pamamagitan ng gas chambers. Ang tawag dito ay Holocaust o Shoah. Sa lahat-lahat, 6 milyong Hudyo ang namatay. 1 milyong iba pang mga pasaway na Nazi. May mga kapansanan, mga bakla at mga saksi ni Hoba. Isa sa mga ito, si Anne Frank, isang 15 taong batang bahagi ng isa sa 2 pamilyang Hudyo na naitago sa isang likurang bahay sa Amsterdam. Isinulat niya ang kanyang mga karanasan sa isang diary bago sila mahuli. Pinaghiwahiwalay sila at nangamatay sa mga kampo sa gutom ilang araw lamang bago mapalaya ang mga kampo. Ngunit, ilang mga historiador ang nagsasabi ngayon na hindi nangyari ang Holocaust. Ang tawag dito ay Holocaust denial. Ayon sa kilusang ito, hindi polisiya ng pamahalaan ng Alemanya ang pagpatay sa mga Hudyo. Namatay lamang sila sa gutom at sakit. Eksaherado din ang mga bilang ng namatay. At ang diary ni Anne Frank ay peke. Ito ay sa kabila ng napakaraming historical na ebidensya na nagsasabing nangyari nga ang lahat ng iyon. Pwede pala yun? Tandaan, ang kasaysayan ay politika din, kaya maging mapanuri sa perspektiba. Hindi ninyo namamalayan dito sa atin, bigla na lamang may magsabi sa atin, hindi pala nangyari ang lagim ng batas militar. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bay. And that was Xiao Time.